video. Gusto mo ba ng yeah, tape, Kay? Mag-install ka ng GCash. Panoorin mo ang video nito hanggang dulo. Ituro ko sa iyo kung paano mo makuha gamit ang GCash. Kapag naka-install na yung GCash mo, yan o, nakita niyo loading pa po siya. Ganun. Hinawakan ko lang kasi mag-off. Ganun. Galing siya sa Play Store or Google Store mo. Kailangan mo siyang install. Yan mga kamamshi. Kapag ganyan ang itsura niyan, ibig sabihin naka-install na siya kamamshi. Gagawin niyo naman. Open niyo siya. Yan. Okay lang. O okay niyo lang siya. Tapos allow. Ia-allow mo siya. Ang bagal ang net namin, kaya pasensya na. Ang bagal ang aming net. Allow. Allow lang ng allow, mga kamamshi. Yan. Then, pag ganyan na itsura, punta ka sa register. Paano yung number nitong register mo? Kasi yung asawa ko po, ginagawaan ko ng GCash number. Paano number itong number na nandito? Ito type natin ngayon ang number mo. 935-295-5455. Di ko po kabisado yun kasi di ko po yan number. Kasi ako po, may GCash na ako. Asawa ko po yung gagawaan ko ngayon. Okay, ganun naman. Then may darating yan, authentication. Ayan. Submit nyo lang siya. Make it sure yung niregister yung number na GCash nandito, naka-insert siya sa inyong phone. Then, mag-reset MPIN. Reset tayo ng MPIN. 1, 2, 3, 5, 8, 0. MPIN incorrect. Eh, mali daw. Ulit tayo mga kamamshi. Kailangan alam yung MP nyo ha. Ulit tayo. 1, 2, 3, 4. Reset MP daw. Entered is incorrect. Hay nako. So, may darating ulit sa iyong code. Pagka ganon. 6965390. Ayan. 695 ano yun? 695390. Kailangan tandaan nyo siya ka mamshi kasi sasubmit nyo yan. Ayan, diba nasubmit na. Ito, pipili kayo dito. May mga tanungan portion pa yan eh. Nasa basic level ka pa lang kasi. Now, may GCash information basic. What email in the due register GCash? Pa-email mo daw. Bert magban123@gmail.com. Simula ito lang. Bert, wait lang. Kasi hindi po nga ito aking phone. That's why hindi ko po alam. Malito na ano ko nagka-copy-paste. Bert, maliit lang. Ah, wait lang mga kamamshi. Hindi ko kailangan ipakita sa inyo ang aming email. Wait. Wait lang, kamamshi. Ayan, may GCash account na yung hubby ko. Yung asawa. Wow. Ginawaan ko po siya. Kumuha ko ng bagong GCash account para makipakita ko sa inyo kung paano gumawa ng GCash account. Sa mga hindi pa nakakaalam. Ayan. Then, ganito siya, kamamshi. Ayan, kung gusto makita yung ayan, wala pa siyang ano, wala pa kasi bago pa lang siya. Ayan. Yan ang mga lumabas. Wala ka pang G-credit kasi nga, bago ka pa lang. Yan, yan. Pag bago ka pa lang, wala ka pang G-credit.
kasi wala ka pong lumon, hindi mo pa siya nagagamit. Tapos dito, pupunta kayo dito. Ay, dito. Sa profile, ayan. Fully verified na siya. So, pwede na po niya itong lagyan. Kapag may check ka na, diba, basic, semi-verified, fully verified na siya, mga kamamshi. Ayan. Yung iba, matagal bago ma-fully verified. Marami pang ipinapas na requirements, diba? Pero ngayon, ang bilis. Nung ako yung nagbukas ng sarili kong GCash account, hiningan pa nila ako ng ID dito sa dito para ma-fully verified. Ito ang bilis, mga kamamshi. Hindi ako hiningan ng ID ng asawa ko. Ang hiningi nila sa akin ay yung email lang. Yun lang. At saka number. Yun lang. Nataka din nga kayo ang bilis. Pero anyway, importante na fully verified siya. Magkaiba lang. Na-compare ko lang. Nung ako ang naggawa ng account ko, yung sa akin, ano siya? Basic lang. Then after basic, nag-semi, ano pa, ang dami ko pang pinilapan doon, mga kamamshi, bago pa ma-fully verified, nag-ano pa ako ng ID ko. Pero ito, ang bilis lang. Ayan o, hindi mo pa tuma-unlock itong G-credit mo na to. Tinan mo, kapag di mo pa siya talaga nalalaman at nagagamit palagi, kailangan, mga kamamshi, ayan, balik tayo, mag-home tayo. Ayan, wala siyang laman. Pero, madali naman maglaman, mga kamamshi, ng GCash eh. Pumunta lang kayo sa mga registered store na nakakarga ng GCash. Ayan, pwedeng-pwede yan. Ayan, kapag palagi niyo po siyang ginagamit, ang GCash account nyo, bawa, ako, in my experience, ewan ko lang ngayon kung nabago na yung setup ni GCash. Pag ito ginamit ng asawa ko, doon ko malalaman kung yun din ang setup nung sa akin. Nung ako, bago ako nabigyan ng G-credit ni GCash, lagi ko siyang ginagamit pag grocery. On that time kasi noon, mayroon pa akong store na sari-sari. Halo ang beauty product ko sari-sari noon. Dati. Lagi namin siyang ginagamit nung kasama ko sa store ngayon, na si Tabs, sa pag grocery. Na palagi ko siyang ginagamit. Siguro naka 15,000 ako, 20,000 pag nag-grocery in one month. Noon, hanggang sa may nagbigay na lang sa akin na sa email ko, may pinilapan lang ako doon. Tapos inanuan nila ako, inoffera nila ako ng may inoffer sila sa akin, parang ATM or maglaligay lang sila ng 10,000 dito. Oh, look, ito to, tong G-credit na to. Kapag open, pagka kasi ano ka na, mabigyan ka nila, palagi mong ginagamit ang GCash mo, may darating sa'yong email, parang may i-offer sa iyo siya, tapos may pipilapan ka doon, tapos may papasa ka lang na parang ID. Tapos sa yun, lalagyan, pag nagkasundo kayo doon, lalagyan na yung G-credit mo ng worth 10,000, which is yung 10,000, para siyang credit card, one month mo siya babayaran. Pwede mo siyang gastusin kahit saan, bahit sa grocery, pay bills mo, pang load mo, yung GCash, basta napaka-importante yun ito, mga kamamshi, lalo na ngayon na pandemic. Kung may tindahan ka, gamitin mo yung cash mo tuwing mag-grocery ka, ikarga mo sa GCash, tapos yung GCash ang ibibili mo sa grocery. Kapag na-reach mo yung 15 to 20,000, ako ganun yung sa akin ha, kayo lang sinishare ko sa inyo, base lang sa experience ko po, yung akin sinishare sa inyo. Ayun, may inano sila sa akin. Tapos tapos yun, na ano na lang ako, yung aking G-credit may worth 10,000, then ginagamit ko na siya. Para siyang ATM, ang pinakaibahan lang nito, inside ATM ilalabas mo, yung phone na lang ang ilalabas mo. Tapos yung ano mo yung G-credit mo, papakita ko sa inyo yung sa aking phone na matagal na ako may G-credit. Ko na may GCash na sinasabi ko sa inyo, open ko lang ha. Oops, hindi pa rin pakita ang aking M-PIN, wait lang. Ayan o, wala ang laman yung GCash ko. Kung makikita nyo, ito malalamanan natin nga, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, pwede kayo magpakarga sa Pure Gold or 7-Eleven or sa mga sari-sari store na nagkakarga ng GCash. Ayan, pwede yan. Ako, nagkakarga din ako ng GCash store namin. Tapos, ganyan, wala siyang laman. Kasi yung isa kong phone, may GCash din ako. Dalawa kasi yung GCash account ko. Ito, personal account ko to ng GCash.
Ang ginagamit ko lang naman na personal na sa personal GCash ko, kasi nga meron akong G-credit na laman. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, 10,000 yung mga kamamsi. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na kapag palagi nyo ginagamit ang GCash ninyo, magkakaroon kayo ng G-credit, magkakaroon ng laman ang G-credit nyo. Iyan, 6,952.53 na lang, kasi nagamit namin, nagbayad ako ng bill sa internet namin. Tapos, dyan din ako nagbabayad ng kuryente. Tapos, nag-grocery din. Dyan din ako bumabawas. Pero yan, nagbayad ako ng bills. Dalawang bills ang pinagbayaran ko niyan. Kaya, yan ang natira. Pero, 10,000 yan. Kapag ikaw ay magbabayad naman din yan sa iyong G-credit, pipindutin mo lang itong manage G-credit mo. Ayan, mga kamamshi. O, yan. Tap mo lang. Tap. Ayan. Tap, tap, tap ka lang. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. O. Ang total use ko sa G-credit ko is 3,004.47. Ang balance ay, ang natira ko, ang remaining credit limit ko is 6,952. Ito yung sinasabi ko sa inyong inano sa akin ng G-credit. Nilagyan nila yung account ko ng 10,000, which is, yan yung pinapautang siya. Instead na credit card yung gagamitin mo, hindi na, ito na yung gagamitin mo, hindi na credit card. Diba, mas maganda, hassle-free, kasi isa sa credit card, maglalabas ka pa. Ito hindi, 2-in-1 na, phone mo na, parang G-credit, parang ano na rin siya, credit card style. Yan, 10,000 na yan, yan yung na, ano kayo, so, parang benefit ko siya, dahil, itong account na to, palagi ko itong ginagamit. Nilalagyan ko siya palagi na minsan 10,000, 15,000. Minsan, pag medyo may pera ka pa, no, medyo hindi pa pandemic noon, 20,000. Yun ang pinagamit ko, nagpapakarga nga ako. Eh, wait, namatay ang phone ko. Napakaganda ng phone na to. Wait lang, namatay siya. Buksan ko lang mga kamamshi. Ayan. Itong phone na to kasi, lagi ko itong ginagamit. Nung nag-grocery ako, hindi pa siya pandemic. Ayun, hanggang sa may nag-ano nga sa email ko, inopera nila ako, may pinilapan lang ako. Yun na. Na okay na, tas na-approve na. Maano, gulat ka nilang yung G-credit, ma-open mo na, may laman na siyang 10,000, tapos gagamitin mo siya pang-shopping mo, pang-bayad ang bills mo. Tapos yung nagamit mo na yun, halimbawa like ako, nagamit ko na is 3,047. Dapat yung 3,047 niya, mabayaran ko siya bago mag-due date. Due date naman is 1 month din eh. Pero, nagbibigay naman sila ng ano sa'yo, ng abiso na kailangan mo ng bayaran. Pag nakakalimutan mo, magme-message sa'yo si G-credit dyan sa iyong phone. Kaya, makakapag-prepare ka pa. Pero, syempre, mas mainam din yung magkaroon ka din ng mag-mark ka din sa notebook mo o dito sa cellphone mo, magano ka rin ng notepad, mag-download ka ng notepad, isulat mo dyan yung mga ano mo, yung mga due date mo, para syempre hindi ka rin ma-ano, diba? Alam mo, lagi namamatay, wait lang. Ayan, yan yung ano, pag magbabayad ka, napakadali lang, pipindutin mo lang to, oh. Pag gusto niyo mo naman magbayad dito sa G-credit, lalagyan mo yung GCash mo. Yung GCash mo, lalagyan mo siya. Tapos pag gusto mo na siya magbayad, pipindutin mo lang to. Ayan. Pag may laman na yung GCash mo, itatype mo dito kung magkano yung babayaran mo. Tapos mag-a-appear na yan dyan. Tapos, pindutin mo lang tong next. Tapos ayun, dire-diretso na siya dyan mga kamamsi. Kumbaga, hassle-free talaga siya mga kamamsi. Kapag merong kang laman ng G-credit mo. Kaya, para ma-enjoy nyo ang GCash nyo, kung may sari-sari store ka, mas mainam. O kaya may kakilala kayo na may sari-sari store, di ba? Sabihin nyo yung ganitong benefits, at lambawa, tita mo, mama mo, gamitin nyo palagi ang GCash ninyo para may magpapadalin sa inyo din na email, para may pipilapan kayo doon. Tapos napakabilis naman ng processing eh. Mga parang 24 hours lang, malalaman mo kung okay na. Tapos makita mo lang sa yung G-credit mo, may lang mo na yung G-credit mo na 10,000. Mai-enjoy mo siya. Talaga. Ayan. Ito yung ano natin, balance natin. Wala siyang laman. Hindi ko nga siya nilalagyan na kasi nga, lagi na namin siyang ginagamit yung G-credit ko eh. So, pagkaalam ko na ako eh, magkakaroon na ng
Due, malapit na. Ayan, tsaka ko siya lalamanan. Lalamanan tong account na to, tong number ni Papa na to. Eh, Papa, akin ito. Ito yung kay Papa eh. Itong nasa likod dyan, yung kay Papa na ginawa natin kanina. Na bago kanina, yung nagpakita ko sa inyo kanina. Kung paano mag-install, kung paano mag-apply. Magano sa basic, semi hanggang fully verified. Ayan, yun nga lang, inulit ko tulad kanina. Magkaiba kung paano mag-apply ngayon. Ako, nag-apply ako, matagal na ilang taon na yon. Ano, ningi pa ako ng ID bago ako fully verified. Pero dito sa account ng asawa ko, di ba, sa nakakita kanina, hindi na tayo hininga ng ID. Email lang talaga ang hiningi sa atin, di ba? Dito sa kanyang account na to. Wait. Oh, ito. Itong binuksan natin. Wait, di ko pwedeng pakita ang MPIN. Wait. Huwag mong ibibigay ang MPIN mo kahit kanino. Kasi para din siyang cellphone or ano eh, pwedeng ma-hack. Eh, paano kung maraming laman, di ba? Ayan. Wala pa siyang balance kasi nga, kagagawa lang natin siya kanina, di ba, mga kamamshi? Ayan, kagagawa lang natin. Pero ang kagandahan nito, nalaman niyo na kung paano gumawa. Tulad ng asawa ko, wala pa siyang GCash. Kaya pinakita ko sa inyo kung paano gumawa ng GCash account. Although marami na nakakaalam niyan, pero syempre, sa mga hindi pa nakaalam yan, wala pa siyang G-credit ka, tinan niyo, hindi niyo siya ma-open. Kasi nga, hindi pa niya nagagamit ng kanyang GCash. Hindi pa niya nalalamanan. Wala pa nag-i-email sa kanya. Wala pa siya pinipilapan for G-credit. Pero once na palagi niyong ginagamit ang inyong GCash, kasi parang ang ano niya nung ako, 15,000 a month, dapat palagi mo siyang ginagamit, 15,000 a month palagi mo kinakarga doon sa GCash, doon sa aking, dito sa isa kong phone. Ganun ang ginawa ko kasi nga may tindahan ako noon. Nung una hindi ko alam, may pa G-credit pa pala sila na parang credit card. Nalaman ko lang yon nung may nag-ano sa akin, may nag-email nga. Kaya ayan, namatay lahat ang phone, mga kamamshi. Ayan. Ayan, yun yung asawa ko. Tapos ayan, ito yung sa aking account na mayroong G-credit. Nakita nyo yung pagkakaiba, mga kamamshi, ng may laman na yung G-credit at ang walang laman. Tinan nyo, kapag hindi mo pa ginagamit ang GCash mo, wala mo, hindi ka pa nga namimili eh. Hindi mo pa siya lagi nagagamit. Kahit gawin mong gawin pindot dyan sa G-credit na yun, walang lalabas. Laging, pag learn how mo, tingnan mo, walang lalabas. Kasi nga, ang baba ng G-score mo, kailangan 530 ang G-score mo o 550 pataas ang G-score mo. Kapag palagi mong ginagamit ang GCash mo, i-check mo itong iyong your score. Diyan mo malalaman para mabuksan ang G-credit mo. Hindi mabubuksan ang G-credit o hindi ka mabibigan ng sa email mo, wala mag-send sa email mo na ang pipila pa mo pa, regarding doon sa G-credit. Kapag ang iyong G-score ay 350 lang, hindi mo ma-unlock tong G-credit na to kapag ang iyong G-score ay 350 lang. Ako, nakita ko noon, ang aking G-score ay 530. Sa pagkakatanda ko, 530 or 550 yon. Tapos, yun nga, na-unlock ko yung G-credit. Yan. Pero hindi ko pa inapuntahan before. Basta may nag-email lang sa akin na, yun nga, open ko yung G-credit ko. Tapos, wala talaga akong ka-idea noong araw na yon. Talagang as in, wala akong alam. Dahil lang alam ko lang noon, credit card, di ba, ganun, para may 1 month kang, babayaran mo lang sila in 1 month, parang ganun, credit card lang alam na mayroon ako before eh. Hindi ko alam na may mas maganda pa pala sa credit card, which is ito yung G-credit. Kailangan i-unlock mo lang yung G-credit na yan. Pero sabi ko, hindi mo yan ma-unlock once na hindi mo pa nalalagyan palagi ang GCash mo. Noon ako nga, laging 15 to 20,000 noon eh. Ewan ko ngayon, try kong gamitin palaging kay Papa for mag-grocery kami. Kakargaan ko siya palagi, tapos yan ang gagamitin ko sa grocery. Tapos, kapag na-open ang kanyang G-credit, susunod nating ibablog yon after nito. Pagkakaroon tayo ng part 2 nito, kapag ito ay na-open na, yun naman ang ibablog ko sa inyo. But, for the meantime, dito lang muna tayo sa paano mag-install. Kukunin nyo yung install, diba, sa Play Store, sa Google Store. Dito mag-install kayo ng GCash nyo, tapos, yun na. Napakadali lang, di ba?
Kailangan talaga, kung gusto nyo magkaroon na naman ng G-credit kayo, ma-open nyo yung G-credit nyo, malaman lang kayo ni GCash ng 10,000 para ma-enjoy mo yung 10,000 na pinaperam sa inyo ng GCash. Lagi nyo gamitin ang GCash nyo, 15 to 20,000. Ako, yun ang na-experience ko. Kaya siguro inopera nila ako kasi laging ganun ang laman ng aking GCash nung hindi pa yung nagpa-pandemic, mga kamamshi. 2 years ago na yun. So 2 years ko na nai-enjoy ang G-credit ko. Kaya kayo, mga kamamshi, na gusto nyo ma-enjoy ang GCash nyo, gawin nyo rin yun. Wala namang mawawala kasi alam nyo kung bakit. Mas makakatulong pa sa inyo. Like ngayon ng pandemic, yung G-credit ko, gamit na gamit ko sa mga bills namin at sa grocery namin. Sobrang laking tulong kasi namili kami gamit ang G-credit. So yung cash namin, hindi na namin magagamit. Gagamitin ko na lang yung G-credit ko. So magagamit ko pa yung aking extra cash sa ibang bagay. Napaka ano, 'di ba? Useful ngayong pandemic. Talagang sobrang thankful kasi nagkaroon ako ng G-credit dito sa GCash. Kaya sa mga gustong magkaroon ng G-credit, lamanan niyo po inyong GCash. Every time po kayo mag-grocery, yung ibabayad nyo sa grocery, ilaman nyo na lang po sa GCash ninyo. Para, pag palagi nakita po ni GCash, na lagi maraming laman ng GCash account ninyo, at na-reach nyo na yung 15 or 20,000, ako experience ko 20,000, 15 or 20,000, may magbibigay sa email sa inyo, na pipilapan nyo, tapos pag napilapan nyo yun, 24 hours, makikita nyo yung inyong G-credit, ma-open mo na to. Yan, ma-open mo na yan. Tapos yung G-credit nyo, makikita nyo may 10,000 na siya. Yung 10,000 na yun, ma-i-enjoy nyo na siya sa bills, grocery, o kahit ano. Kasi ang GCash, nabibili yan sa grocery, sa mga, sa department store. Sobrang thankful ako kasi meron ako. Kasi kahit saan, pwede mo siyang magamit. So kahit wala kang cash na marami, pwede kang pumunta sa mall ng iyong mga mahal sa buhay. Pero sa ngayon nga, hindi tayo makakapunta sa mall kasi nga lockdown. Ang pinaka-benefits talaga na nai-enjoy ko dito sa GCash, sa grocery at sa pay bills ko, sobrang thankful. Kaya yung 10,000, nai-enjoy ko talaga siya. Kaya mga kamamshi, kung gusto mo rin, gawin mo yung mga sinabi ko. Sobrang makakatulong yun sa inyong family. Okay, dyan muna tayo mga kamamshi ha. Inuulit ko, ito yung isang phone. Ito yung sa asawa ko na ginawa natin kanina. Tapos ito yung sa akin nga na 2 years ago na to. Pero hindi nga ako madalang maglagay dito sa... tumba mga kamamshi. Madalang akong maglagay ng laman dito. Kasi nga laging tumutumba ang aking phone. Madalang maglagay... Ano ba yan? Madalang ako maglagay dito mga kamamshi. Kasi nga may laman ng G-credit ko. Itong G-credit ko, ang aking ini-enjoy, ginagamit namin tulad niyan, 6-9, di ba mga kamamshi? To, tingnan natin ang aking managed credit, tingnan natin. Yan yung nagamit ko na, 3,047.47. Yan yung 10,000 na sinasabi ko sa inyo, yan yung nilagay sa akin ni GCash, which is nai-enjoy ko talaga siya, di ba? 10,000 na yan, binigay yan ni GCash sa account mo, then parang pinautang sa'yo, tapos yung magagamit mo dyan sa 10,000 ay 1 month mo siyang babayaran. Huwag ka lang masisira kasi makakat ang iyong G-credit. Makakat. Mawawalan ka ng laman. Hindi ka na nila lalamanan. Unless kung before sila mag-cut, makabayad ka na. Basta kailangan good payers ka, syempre. Kahit naman saan, di ba? Kailangan good payers ka. Ayan, kung paano naman magbayad dito, lalaman na mo yung iyong GCash. Ito, itong balance na for, lalaman na mo to. Kung halimbawa tulad no, 3,000 plus yung iyong balance, lalaman na mo siya dito, kahit eksakto lang o sobra ng konti. Tapos ayun, pag magbabayad ka dito lang, punta ka dyan, ayan, diyan lang. Ito, pay your G-credit, ayan, itatype mo lang siya dyan, then, pag ito ininext mo kasi, may susunod na lalabas dyan eh. Yung GCash mo at saka G-credit. So, pipindutin mo, pag magbabayad ka, yung GCash mo dito. Ayun, tapos proceed ka lang, dire-diretso na, magdadan na kayo dyan mga kamamshi. I hope makatulong ako sa inyo mga kamamshi at may natutunan kayo sa simple nating GCash, sa paggagawa natin ng GCash account at sa
manage G-credit natin. I hope nakatulong ako sa inyo mga kamamshi. Okay, bye for now. God bless. Oh, yan mga kamamshi. I hope may natutunan kayo sa aking munting simpleng kaalamanan na i-share ko sa inyo. Ito yung ating phone na may G-credit, yung sa aking account. At ito yung sa asawa ko. Yung ginawa natin kanina. Ayan. Ito, hindi pa niya nagagamit. Kaya nga, wala siyang G-credit pa, o, profile mo. Pero, semi, ano na siya, fully verified na siya. Ayan. Pero, sabi ko nga, hindi niyo mabubuksan itong G-credit. Ayan. Ayan, hindi niyo mabubuksan kahit anong gawin niyo. O, yan lang ang lalabas dyan. Ano niyo, ha? Wala. Oh, i-okay mo. Learn now. Yo. Yung kailangan itong maanak lang itong G-credit nyo kapag ito ang inyong year score ay 530 to 550. Tsaka lang may magsisend sa iyong email. Yun nga, yung may pipilapan kayo. Para magkaroon kayo ng G-credit award 10,000 na ma-enjoy nyo siya ng isang buwan. Pero dapat huwag kayo maglalaps magbayad kasi makakat din ang inyong G-credit, pag nag-lapse kayo doon, pag nag-ano kayo doon, nasira ng pagbabayad. Kailangan good payers kayo mga kamamshi. Hindi, kahit naman saan, di ba, hindi good payers, kahit saan ka, kahit naman sino yung nagpapautang, di ba? Kaingatan ninyo. Pag meron kayong nag-commit kayo sa isang bagay, sikapin nyo na hindi kayo masisira. O, tulad nito, o. Yan. Balik tayo. Ayan siya. Ito yung aking na-enjoy na 10,000. Kung nakita nyo, o, yan. Yan yung na-enjoy ko na 10,000. Nagamit ko nga sa bills yung 3,000. Balik, dalawang bills yung binayaran namin dyan, eh. Kaya 3,000. Ito yung 10,000 na na-enjoy ko sa aking credit, sa G-credit ko. Para siyang credit card nga, eh. Kasi binibigyan tayo ni, yun ang benefits na sa kagagamit natin ng GCash, bibigyan nila tayo ng 10,000 dito. Ito yun, back tayo. Ayan. Ito yung balance yung 489. Lalagyan ko to pag magbabayad na ako kay GCash. Doon sa G-credit. Ito yung G-credit ko. Diba? 6,000 na lang yung aking remaining na G. Oh, yan na lang yung aking remaining na remaining credit limit ko sa G credit. Sobrang ganda, di ba, ang ating benefits. Kaya sa mga gustong magkaroon ng 10,000 sa G credit, gamitin niyo palagi ang GCash niyo para mabigyan kayo ni GCash ng form sa inyong email, magbibigyan sa inyong form for application. Pipilapan niyo lang 'yun, basta lahat ng lalagay niyo lang sa details sa record niyo. Puro totoo, tas mag-ano lang kayo, magsisend kayo ng valid ID. In 24 hours, ma-aprobahan na kayo, tapos may magsasabi sa inyo doon, nabuksan nyo na yung G-credit nyo, magugulat na lang kayo, ang G-credit nyo, ma-open nyo na ng may lamang 10,000 gift. Wow. 10,000. Ganun, o. 10,000. Yan. Yan. Magkakaroon kayo ng 10,000. Pag ulitin ko, pag magbabayad ka, punta ka dito. Ayan, lalaman na mo yung balance mo. Yan. Okay, bye for now mga kamamshi. I hope may natutunan kayo sa aking simpleng paliwanag. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel at pakihit mo na rin ang bell button para manotip ka every time meron ako mga video. Meron din po ako mga beauty, skincare tips, lifestyle journey, mga vlog sa ating lugar, at mayroon din tayong parating na bagong i-vlog ang Shopee Haul. Magkakaroon po tayo ng Shopee Haul. Wow! Okay, bye for now mga kamamshi. I hope na gusto nyo yung simpleng vlog na to. Okay, bye for now. Bye bye.